sino mo. Teka, mababagoyin ko. Nagulat siya. So, pwede mo siya i-re-reset. Sir, baka ito naging gulit ah. Baka magulit siya. Hello mga boss, kamusta? Magandang araw sa inyo lahat. So meron tayong gagawin dito, XO150. Wala po siyang busina. Kaya ang naisipan na lang ng customer ay magpalagay ng isang busina na medyo kakaiba. So digital horn ang tawag dito mga kaboss amo. Itong busina na to ay mabibili sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa description box para sa mga gusto rin mag-install. So ito mga kaboss amo, ipapakita ko sa inyo kung paano siya iwa-wiring sa motor natin. So tara, simulan na po natin. So yan mga boss, ipapakita ko muna sa inyo na walang busina yung motor ni boss. So yan o, mapapansin nyo, wala pong busina. Ayan, wala po talaga siya. Pero mga kaboss amo, ipapakita ko sa inyo kung paano i-trace kung sira ba talaga yung busina or yung mismong wiring. So hanapin lang po natin dito yung mismong stock na terminal ng busina natin. So nasa ilalim yan mga boss. Ito po mga kaboss amo. Yan. Pero sa taas natin siya kukuhain para ma-test light natin. Ipapakita ko lang sa inyo ng mabilisan kung paano ko nalaman na busina agad yung sira sa kanya. So ito yung terminal niya mga boss. Dalawa lang yung wire dyan. Isang green tapos isang light green. So yung green ito po yung ground. Yung light green naman po, ito naman po yung positive nang gagaling po sa switch. So ibig sabihin lang po, positive trigger po yung busina. So ilagay po natin yung isang terminal ng ating test light doon sa ground. Then itest po natin tong light green. So dapat po pag bubusina tayo dito, dapat po iilaw siya. Kapag umilaw po siya, ibig sabihin walang problema sa wirings. So yan mga boss, mapapansin nyo na umiilaw yung ating test light kapag binipindot natin yung busina. So ibig sabihin, goods yung terminal dito, walang problema. Kasi baka mamaya magpalit kayo ng busina, yun naman pala. Ito pala yung sira, yung wiring. So baliwala lang din. So dito sa point na to ay nalaman na natin na yung busina talaga niyan yung sira. Kasi okay naman yung wiring. So ngayon mga boss, ito na, ipapakita ko na sa inyo yung ating i-install na digital horn. So ito po, na-post ko na to nung nakaraan mga boss. Kaya sa mga follower natin, siguro alam nyo na to. Ito nga mga boss, yung digital horn kung saan na pwede pong bago-baguhin yung tunog ng busina natin. So ngayon ito nga po yung ikakabit natin ngayon mga boss. Pero itatry po muna natin siya. Ayan po. So lagi po natin itatry yung mga install natin bago natin ikabit sa motor. Kasi baka mamaya may factory defect pala yung mga accessories na ikakabit natin. So mahirapan lang tayo troubleshoot. Dapat try muna bago natin install. So ipapakita ko sa inyo yung wirings. Ayan. So yung green wire nakakabit siya dun sa horn. Ayan, ayusin lang natin. And so yung black wire naman, ito yung sa ground. Ayan, ikakabit natin siya dito sa negative ng battery. So ide-demo ko lang muna siya para marinig nyo yung tunog. Tapos install natin dun sa motor. Ito naman yellow na to mga boss. Itong yellow wire, ayan, nakalagay rin siya dun sa busina. So, hindi nyo natin gagalawin yan. Tama na yung connection yan. Tapos, itong blue wire, ito yung trigger. So, doon natin siya ikakabit sa stock wiring, stock terminal ng horn natin. So, yung red wire naman, sa battery natin yan ikakabit. Pero, doon sa motor, sa accessories wire natin siya i-install.
para nare-reset natin yung tunog ng busina. So yan, parehas silang may red wire yung mga busina natin. Tapos may fuse na rin na nakalagay dyan. Ayan, so ikakabit natin itong red wire dito sa positive para lang ma-demo natin yung tunog. Okay, so ipaparin ko muna sa inyo yung tunog, mga boss. Nababago yan, sir. Nababago yung busina mo. Teka, mababaguhin ko. Pwede mo siya i-re-reset. Sir, baka tanongin ko ulit ah. Baka magulit siya. So, ngayon naman mga boss, i-install na natin yung busina. Dito natin siya ipipesto sa loob. Tapos ipapaliwanag ko sa inyo yung wiring. So ayan, yung black wire mga boss galing. Ay, dito muna tayo sa red wire. So yung red wire, kinabit ko siya dito sa black wire. Kumuha ako sa flasher. Ayan. Tapos yung black wire naman, sa green ko natin siya kinabit. Ito yung ground. Tapos yung blue wire naman ng galing relay, dito natin naman siya kinabit sa stock terminal ng busina, sa light green. So, positive trigger po yan, mga boss, ha. Ayan. Testing, mga sir. Sina, mga sir. Tapa, sir. Baka may gusto ka, pili ka. Pwede mo i-reset yan. Pwede mo i-reset. Bago na ulit. Ganun ulit yan. Alright mga boss. So dito na po natatapos ang ating tutorial ngayong araw. So, sana mga kaboss amo ay natutunan nyo kung paano install ang digital horn. So, sa Shopee lang po yan mabibili mga kaboss amo. At kung nagustuhan mo to mga kaboss amo yung ating video, please like, share, and subscribe. Huwag nyo rin pong kalimutan, i-hit yung bell icon para updated po kayo kapag mag-upload po tayo ng mga panibagong vlog tungkol sa motor. So, maraming salamat po sa lahat ng nakasupport dito sa channel natin at sa Facebook page natin. So, hanggang dito na lang po mga boss amo. See you sa next vlog. Peace out!